Ito ang karahat. Ito na yung tanong ko, ano? Anong advantage sa pinag-aaral? Nababagin sa mga gawain, ano? Napapabilis yung mga gawain. Advantages and disadvantages ng internet. Okay, ang advantage ng internet sa kabataan ngayon, kahit nasaan ka, pwede kang mag-search about sa mga nangyayari din sa mundo. Ibig sabihin nito, yung sa news nga, di ba? Kadalasan sa atin, hindi na natin nagagamit yung television. Maganda din sa future natin na meron tayong mga phones na nagagamit, smartphones, no? Nakakatulong ito para sa mga estudyante para makapag-search din, no? Sa mga assignment nila. Although, ang disadvantage naman nito, kadalasan ngayon, imbis na mag-research ka, nauna pa ang mga social medias natin like Facebook, Instagram, Twitter. Pati, ang disadvantage din ng internet ay nakakapag-appear sa mga estudyante. Nalilesen yung pagiging masipag sa bahay. Yun. Yun lamang ang aking sagot. Salamat sa kakakamang. Thank you po. O ano ang maganda at masamang naidudulot ng internet sa'yo at sa mga kabataan katulad mo? Yung advantage sa akin nung pagkakaroon ng internet, mas napapadali nito yung paggawa ko ng mga tasks na ibinibigay ng mga teacher pagdating sa school. Sa kaibigan naman at saka sa pamilya, mas mabilis yung pakikipag-usap namin, lalo na pag mga nasa malayo sila, ganun. Ang disadvantage naman ng internet sa mga kabataan ngayon, ito na yung ginagamit nila para makagawa ng mga masasamang bagay na nagiging resulta para makasakit sila ng damdamin ng isang tao at makapangiktima. Ang magandang maidudulot at hindi magandang maidudulot ng internet sa inyo bilang magulang at sa mga anak ninyo rin po. Bilang magulang, ang magandang maidudulot niyan yung nakaka-search sila ng mga sa school, mga project. Na mapanood mo yung mga labang na itong naidudulot niya. Yun nga, nagiging napapanood niya updated na mga yun lang. Hindi naman po sayang, hindi magandang pagdulot nito. Yeah, marami rin hindi magandang naidudulot niya sa mga kabataan ngayon. Gaya na hindi na kumakain, nood na lang ng nood. Kumakain, hindi na tama sa oras, pag inuusan, puro wait lang. yun na yung hindi magandang yan. Saka yung ibang babasa nila, yung mga hindi magandang salita, yun na nagagaya nila. Marami pa. Yeah, ano ang advantages and disadvantages ng internet? Para sa akin, yung disadvantage sa mga katulad ng sa games. Isa na yan sa games. Kasi nagagamit natin yung internet natin pag game. Mga website na hindi pwede sa... May age na kailangan. May ibang minor na napupunta sa maling landas kasi napupunta sa mga website na hindi pwede. Sa advantage naman, maganda siya para sa mga estudyante sa nagtatrabaho. Kasi sa estudyante, nakakapag-research sila. Saka
mga self-study, mga hindi natuturo sa school, pwede nang matutunan sa internet. Sa mga social media, may natutunan rin tayo ng kahit papano. Sa nagtatrabaho, may ibang trabaho na home base sa bahay lang. Hindi na kailangan pumunta sa lugar na pagtatrabahuan, nakakapagtrabaho na sila. At pangit na epekto ng internet sa'yo? Yung para sa akin, bilang estudyante, yung magandang epekto nun para sa akin is yung nakakatulong ko sa mga gawain, sa school, kunyari, gano'n, mga project ko, assignments. Tapos sa pangit naman, nawawalan na ako ng time sa kunyari, pagka family bonding, gano'n, sa sarili ko. Parang, na-addict na sa